pros and cons of having a multiple GPUs. Hey! What is up sa inyo mga ka-IFMAS? CJ nga pala. At sa channel na to, gumagawa ako ng mga tech-related videos. Let's do this! Sarap ng gatas ng milk. So ngayon, alam na natin kung ano ang SLI and yung crossfire. Ngayon naman, pag-usapan natin ano nga ba ang pros and cons of having a multiple GPUs. Okay, so just a quick recap lang guys. SLI or Scalable Link Interface is a technology from NVIDIA while Crossfire is from AMD. For reference, I asked two of my friends. Yung isa meron siyang dalawang GTX 960 4GB from ASUS and yung isa naman is meron siyang AMD Radeon RX 580 8GB well from Gigabyte. Okay so guys, dun muna tayo sa cons no, para meron tayong pambawi mamaya dun sa pros. Number one guys is hindi naman lahat ng laro is nagsusupport ng SLI or yung Crossfire no, na configuration. So kahit dalawa or more than 2 GPUs pa ang gamit mo, kung hindi ito nagsusupport ng more than 1 GPU, you will not notice any performance boost at all. Number 2 guys is yung thermals. Sabi nung isa kong friend na naka-SLI, yung gumagamit ng GTX 960, dati guys, isa lang kasi ang GPU niya. Then nag-upgrade siya nung ginawa niyang dalawa para mag-SLI. Napansin niya na merong pagbabago at malaking pagbabago sa thermals ng computer niya. Mas uminit daw ang system niya no, from a stable 40 degrees to 70 up to 80 degrees depende kung nag-overclock siya. Guys, the thing is, air-conditioned yung kwarto niya. No? So, having that thermals no is mataas talaga. Sabi ko sa kanya is baka naman negative lang yung air pressure nung system niya or yung unit niya. Pero sabi niya is hindi naman daw. So moving on, number 3 guys is kahit hindi ko na sila tanungin, ito ay napaka common sense na lang talaga. Ito guys ay ang required power. Okay, so syempre obviously no, kung ang isang graphics card ay for example ay nangangailangan no, for example nangangailangan ng 100 watts, so pagkadalawa ang graphics card mo magiging 200 watts up to 250 watts, depende pagka mag-overclock ka. So basically mas mataas talaga ang power consumption and mas mataas ang electric bill nyo. Sa pang milk, so good. Merong something no sa gatas na. Next guys is punta naman tayo sa pros. Number 1 is katulad nga ng promise sa inyo ni NVIDIA and AMD, magkakaroon kayo ng performance boost dito. According dun sa isa kong friend na naka-crossfire no, yung naka-RX 580, from around 60 to 75 no, frames per second, 1080p high settings using only one GPU, it can ramp up to 80 up to 100 frames per second 1080p high settings using 2 GPUs or basically doing a crossfire configuration. Naglalaro siya ng Assassin's Creed, GTA 5 and yung mga common games like League of Legends, WoW, yung World of Warcraft and other games. Okay, so number 2 guys is hindi lang FPS ang pwedeng mag-improve sa mga laro nyo. Pwede ring mag-improve ang video resolution from 1080p, 2K video resolution or even up to 4K video resolution. Or yung mga sobrang high resolution na, no? For example, yung mga dual or even triple displays. Number 3 guys is, ewan ko, maybe aesthetic value or bragging right. So for the conclusion, maganda ang multiple GPUs lalo na kung hardcore gamer kayo or ginagamit nyo ito for heavy loaded applications such as editing softwares. However, it requires a lot to consider such as your motherboard. Dapat compatible yung motherboard nyo doon sa SLI or crossfire configuration and also syempre yung pera kasi well, mas mahal talaga to. And syempre, katulad nga ng sinabi ko kanina, more GPUs means more required power. So guys, obviously, mas tataas ang electric bill nyo dito. With all that being said, however, talagang malaki ang impact nito sa system nyo kasi magkakaroon nga kayo ng performance boost. Malaki rin ang impact sa bulsa nyo and yeah. So that is it for the video guys. No, I hope may natutunan kayo and I hope nasagot ko ang iba nyong katanungan.
Kung meron kayong karagdagang tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below and sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up guys kung nagustuhan nyo and also share nyo na rin para na rin sa iba. Subscribe kayo guys sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming out very very soon. Also nga pala guys, click or tap the first video para mapanood nyo ang recent upload ko or click or tap the second video naman para mapanood nyo ang playlist ng iba ko pang tech-related videos. Once again, my name is CJ na nagsasabing, don't skip ads, and as always, I'll see you guys next time.